Hi guys, welcome back to my channel. It's me, Roza, once again. So, a little kwentuhan for today. At tagal-tagal, I've been almost mag-6 months na ata na hindi akong gumagawa ng vlog, any vlog content sa aking YouTube channel. So, maraming nangyari this year. Maraming nangyari this year. Nagkaroon ako ng anxiety attack. Nagkaroon ako ng depression silently. Alam mo yon, ang hirap i-undergo ng anxiety mo, ng depression mo while pandemic. Tapos wala kang masabihan, wala kang usap, wala lahat. Then nakakatuwa lang kasi at least meron akong nakakausap na tao. So kasi dito siya umuwi sa akin. So parang na-less yung anxieties. Depression na nararamdaman. Pero ang hirap talaga niya i-overcome, lalo na wala kang kausap, wala kang mapagsabihan, pag lalo yung umatake siya sa'yo, kasi hindi naman siya everyday na nandyan eh. Hindi naman siya everyday mo mararamdaman. Pero may times na pag naramdaman mo siya, sobra yung lungkot, na gusto mo umiyak, na ando na yun sa parang nagsiself-pity ka, na naaawa ka sa sarili mo. Pero lahat naman na pagdadaanan ng lahat. Ito, lalong-lalo na itong pandemic na to. So, ayun. Isa sa masasabi kong silent killer talaga siya. Yung anxiety and depression. Kaya hindi biro yung mga naririnig natin na may depression yung tao. Instead na, I don't know how to express it. Kasi nag-undergo din ako dun sa depression na yun. So, instead na magalit ka, na bakit ganun yung characteristic ng depression na tao. No? So, dapat bigyan nyo sila ng attention. Kasi, yung attention na yun, number one na nakakatulong yun sa mga nag-undergo ng anxiety and depression. So, don't ignore it. Kung halimbawa sa member of the family, meron kang napapansin na iba yung characteristic niya, biglang parang nag-change. So, kausapin nyo sila. Kausapin nyo sila kasi for sure, nag-undergo yan sila ng secret or silent depression or anxiety. For sure. Because ako mismo na-encounter ko yan. Yung mga ganyan. Second, while pandemic, na-celebrate namin ng maayos, na simple, ang aking 7-year-old birthday ng aking anak na si Dong Su. Ayan. Kahit na pandemic, nagawa namin ng paraan. Ang punong abala sa backdrop, sila Ate Gladys and Ate Ara. Ayan. So, ginawa nila yan. Nakakatuwa kasi kahit pa paano nakipag-coordinate yung aking mga neighborhood na mismo that time is talaga masasabi natin yun during that month is sa medyo high pa yung ating cases ng pandemic. So ayan, pero dahil hindi naman kami lahat lumalabas dito, so kami lang talaga yung mga tao, kaya talagang kahit pa paano nairaos namin na maayos yung seventh birthday ng aking anak na bunso. Ayan. So, that is the number 2 na
hindi natin makakalimutan. Kasi 'di ba, pag sinabi ng 7 years old, kahit na sabihin mong simple to, pero masaya kasi kahit na konti lang ihanda mo, mag-invite ka, maraming bata, maraming, alam mo yon. Pero itong pandemic, talagang dito mo mararanasan yung kakaiba. Kakaiba talaga. The number 3 is yung September. I try to put a small kaabalahan. Ayan, yung aking ukay-ukay na business. So far, so good. Hindi ko masasabi na kumita na ako ng kumita. Pero, masasabi ko na I'm so lucky kasi meron akong mga minors na talagang masasabi kong loyal minors ko. Kahit na hindi ganun kalaki yung viewers ko every time I made live selling, pero masasabi ko na I'm so lucky to have a clients or minors na nag-stay sa live stream ko na hindi nag-stay, kundi nag-stay, nag-mine, at hindi ko pa, sa awa naman ng Diyos, ano, kasi alam ko lahat ng miners ko bigay ni Lord sa akin yan. And every time na magla-live ako, nagdadasal ako na, Lord, sana po, kahit papano may miners, ayan. So, alam ko lahat yon kaloob ni Lord sa akin na sa awa ng Diyos, hindi ko pa na-encounter yung joy-joys at saka yung mga bogus-bogus na yan. At saka, if ever man na magkaroon man ako, no need to post on any social media, no? Siguro, sabihin natin, mabablock siya na hindi na siya makakapasok dun sa live selling na natin, pero Never ako na siguro magpo-post ng any name or any credential ng mga client para lang, alam mo yun, mapahiya. Kasi for me ha, pinasok mo tong business na to, natural, may encounter at may encounter mo yan. Kahit hindi sa live selling, kahit sa salon. I've been 6 years in salon, hindi ko masasabing bogus eh. Marami din talaga na magtatanong, alam mo, papasok pa sa salon mo, magtatanong, pero ay, naka-Diyos ko, ang dami nilang, alam mo yon, ang dami nilang hanash, pero wala eh, ganun talaga eh. So, sa live selling din siguro, no, masasamin natin na marami rin maging, makaka-encounter din ako niyan, for sure. Pero if ever na maka-encounter man ako niyan, never ako. Mark my word, and this is the video to prove na hindi ako magpo-post ng any face or any profile name or any kung magkakabogus man ako. Pero alam ko dahil every time I made my live stream, nagdadasal ako lagi na Lord, bigyan mo ako ng minors na alam mo yun, alam mo ang kailangan ko, kaya ako nagla-live selling kasi kailangan ko, so please help me. So ayan, so masasabi ko, so far so good ang aking ukay-ukay RDK shop. Ayan, RDK Trip Shop. Kung hindi ka pa nakapag-like dun sa page na to, so please follow para makita mo kung ano yung mga sample na mapaninda ko. And the fourth is, ayun,